Ako po nga po pala si Ruel Villagomesa. Nakatira po sa Bacoor, Cavite. At ngayon po ay naglalagay po ako sa General Trias. Ako po ay nagsisimba po sa Christ Our Portion Ministry sa Langkaan to Las Marinas, Cavite. Ako po ay may konti pong negosyo at yun po ay isa sa mga income ko. Nung nag-quarantine po at nung lumabas po yung lockdown nung March 15, ako po ay na-lockdown sa church mismo po namin sa Midas Marinas. At mula noon, simula nung nilip yung quarantine protocol noong June, pinababa na nila, ay doon lang ako nakalabas kasi napakahigpit nung lockdown. Hindi ka halos makalabas, kailangan mo pang magkaroon ng quarantine. Eh, wala akong quarantine doon. Ako lang mag-isa kasi may ginagawa kami sa simbahan at naiwan ako doon. At sabi sa akin nung kaibigan ko, sa kaibigan po kasi ako naglalagay, doon po ako nakatira sa kanila. Ay hindi na raw pwedeng makapunta roon sa subdivision dahil sarado na. Kaya nga sa church mismo ako na lockdown. At yun po ay biglaan dahil nga sa pag-declare ng pamahala natin na mag-lockdown ang buong Pilipinas. At buti naman sa biyaya ng Panginoon ay meron naman tayong konting naipon at buti na lang ay meron ding internet sa church at yun po yung nagamit para makasurvive. Ay yung mga nakakalabas lamang ay yung mga yung mga rider na pwede mo silang utusan or magpabili ng pagkain. Buti sa biyaya ng Panginoon, meron naman tayong nagamit. Sabi nga po sa Matthew 6, verse 33, ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangailangan. Ngayon nga po ay unahin lang po natin ang ating Panginoon at susunod na po yung kanyang mabiyaya. Katulad po nitong pandemya na hindi natin inaasahan ay napakadami pong mga hindi handa. Maraming mga nawala ng trabaho, nawala ng pinagkakitaan nila at sila ay halos na sumuko na. Dahil po sa tayo ay nasa ating Panginoon at nagtitiwala tayo sa Kanya, ay ibinibigay niya yung kalakasan na magtiwala lang sa Kanya. At siyempre ang Panginoon ay gagawa ng paraan para ibigay yung mga ating mga pangailangan. Yun. At sa ating pong nararanasan ngayong pandemya, tayo po ay magpakatatag lamang sa ating pananampalataya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa at tayo po ay magtiwala lamang sa ating Panginoon. Dahil sa Panginoon lang po tayo dapat magtiwala. Kasi nga kapag sa mga tao, panigurado yan, hindi tayo ay kanilang bibiguin. At sa lahat po ng ating mga pangailangan, hingin lang po natin sa ating Panginoon at panigurado yan ay ating pong ibibigay. At magpakatatag po tayo, lagi po nating alagaan ang ating mga sarili. Tayo po ay mag-face mask, face shield, para na po sa protection laban po sa nagkalat na virus. Ayun, magandang araw po sa ating lahat at binabati ko yung mga taga Christ Our Portion Ministry, especially Pastor Clyde. Sa Sister Arlene, Brother Greg, at sa lahat po ng mga miyembro ng Christ Our Portion Ministry, Brother Nonoy, at sa lahat po ay ng mga nanonood, God bless po sa ating lahat. At saka po pala kay Brother Men, at sa mga taga New York, Body of Christ Christian Church, at magandang araw po sa ating lahat. Yun lamang po at maraming salamat at God bless po sa ating lahat.